Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, mag-unboxing tayo ng in-order ni Paul online and bibigyan natin siya ng review kung maganda ba yung quality or worth it ba yung price niya. Dumating tong package na to kanina. Mag-isa lang tayong mag-unbox kasi si Paul na bumalik na siya sa Netherlands, ipatrabaho na siya ulit. Kaya mag-isa lang ako mag-unbox. In order niya to and then sabi niya sa akin, i-video ko daw yung pag-unbox and gumawa din ako ng review kung maganda ba yung quality niya. So, simulan na natin i-unbox itong malaking box na to. Ano siya guys, baliktad pa yung pagkakalagay ko. It's a luggage. Kulay, ano pala siya? Kulay gray na may blue. Bakit hindi nakasulat yung price? Mamaya, tatanungin natin kay Paul. Tatawag tayo sa kanya. Okay, ito yung big luggage. And then, wow, maganda siya. And then, there's more. And then there's more. Ang cute nito. Kring Feel Welcome ang brand niya. Ano siya? Maganda yung quality niya. Tutuwa si Paul dito. Ano ito? So, yun na yung mga in-unbox natin. Ito yung malaking luggage. Yan. Ganda yung quality niya. Dito. Okay. Yan. And then, ito yung katamtaman ng laki. Ito yung parang medium size. Wow. And then, ito yung pinaka-small. Ito.
check naman natin yung gulong niya. Kung 360 ba siya. Kasi pag 360 yung wheels niya, ano siya, mas madali siyang hila-hilahin sa airport pag nasa airport ka, nato-travel ka. Okay, maganda rin yung handle niya. Okay, 360 yung gulong niya, guys. Pinilis ni Paul to kasi nag-sale daw siya. Sobrang nagmura siya kasi siguro dahil nga sa pandemic na to, walang masyadong bumibili ng luggage kasi wala naman masyadong nato-travel, di ba? Kaya siguro binigyan na nila ng malaking discount. Paul, mura lang daw yan. So, itatanong natin sa kanya kung magkano yung price ng mga luggages na yan. O, pag tinawagan natin si Paul, siguradong mahabang kwentuhan na naman to. Ang hilig niyang makwento siya sa harap ng camera. Makwento talaga siya. Mas madaldal siya kaysa sa akin. Kaya minsan, pag nagba-vlog kami, pagkasama ko siya, mas nahirapan ako mag-edit kasi mas marami siyang kwento sa harap ng camera kaysa sa akin. Mas madaldal siya. Eh, hindi naman lahat pwede mong isama, yun sa vlog kasi sobrang haba as in. So yun guys, tatawagan muna na si Paul. Kumakain si Paul. So, ang price pala nito guys dati is 979 lei. And nag-sale siya, naging 345 lei na lang. Imagine, more than half price yung binaba niya. Diba? So yun, binili niya to kasi nga, diba? Alam niyo naman, nagtatrabaho siya sa ibang bansa. So kailangan niya talaga ng luggage. Yung maliit na luggage na dinadala niya, luggage ko yun. Kaya siguro na pag-isipan niya bumili para hindi niya nahinihiram yung luggage. Hindi na pala gusto ni Paul yung hard type nung luggage, yung kagaya sa akin. Gusto niya yung ganitong, ano ba tawag dito, tela? Tela lang siya. Kasi yung luma niya ganito din. Ayaw niya nung hard case na luggage. Ako naman mas gusto ko yun kasi nga, di ba pag magdadala ka ng mga pagkain, mas maganda siya kasi hindi maiipit yung mga pagkain na dadala mo. I think it's a good, I mean, sa mga nagpa-plan siguro mag-travel, I think this is the best time to buy a luggage kasi sobrang nagmura talaga sila, as in more than half price yung presyo, di ba? Imagine. So, kung plan nyo mag-travel next year or siguro naman, di ba, next year tapos na tong pandemic na to, hopefully. So, yun guys, ito na yung naging review natin sa luggage na binili ni Paul. That's all for today. Thank you so much for watching. I hope you liked this video. And if you did, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. And see you guys next time on my next vlog. Bye!